Ha? Tinutulungan ka sa misis mo para ikaw ay hindi masaktan, para ikaw hindi malupig, para ikaw hindi mamatay. Tinutulungan ka ng misis mo. At yung kaaway mo, pumunta ang misis at hinawakan ba ang bayag? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, talakayan ko ngayon ang hustisya na nandoon sa Bible. At saka magtatanong sa mga kritiko, sabi nila, bakit ba doon si Ibrahim? Ay talagang iniinitan na nila ang aming Biblia. Okay mga kapatid, sabihin ninyo nga Biblia ito ng Seventh-day Adventist, Biblia ito ng Katoliko, Biblia ito ng Iglesia ni Cristo, wala kaming pakialam. Pero sinasabi ninyo na ang Biblia na ito ay salita ng Diyos, magpakialam kami, dahil kami naniwala din kami ng Diyos eh. Kung so nakita namin itong aklat na ito na hindi karapat dapat nga tawagin ng salita ng Diyos, we are concerned. Dahil ang aming Diyos nga sinusunod or ang aming pinaniniwalaan, Diyos ni Adan, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos ni Jesucristo, Diyos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito ang Diyos nga aming pinaniniwalaan. Siya ang sinasamba ng lahat ng nabanggit ko. So, may karapatan kami to discuss. The same as sabihin mo, ha, ang ama natin ay isa. Supposing, tayo ay mga anak. Tapos ang ama natin si ganito-ganito. Si Juan de la Cruz yung tatay natin. Magkapatid tayo, di ba? Ha? So, titingnan ko kung ang ating aklat ng ating ama ay totoo ba nga sa kanya ito. We have the rights to discuss. Ngayon, mga kapatid, ha, dahil may Diyos kami nga pinaniniwalaan at nagbigay siya ng mga aklat sa mga nabanggit na mga propeta, may aron siyang aklat ni David, tinatawag na Zabor, kay Jesus, Injil, kay Musa, tinatawag na Torah, kang Ibrahim, tinatawag na Suhuf, Ibrahim, kang David, Daud, kang Daud, tinatawag na Zabor. So, itong mga aklat na ito, kung i-claim nila na ito ay nagmula sa Diyos, may karapatan kami to examine, kung ito ay totoo ba o hindi. Okay. Titingnan natin mga kapatid, ang hustisya, talking about justice sa Biblia or justice of God in the Bible, kung talagang katanggap-tanggap ba sa mga taong may kukuti or mayroong ay ibig sabihin mayroong damdamin at ano, mayroong emotion or mayroong knowledge to understand, balance what is right and good, what is correct and wrong. Okay? Tingnan dito, babasahin natin sa Deuteronomy 25 verse 11 to 10. Okay? I will read in English. This is according to the New International Version. Sinasabi dito, if two men are fighting, and the wife of the one of them comes to rescue, or to rescue her husband from his assailant, and she reaches out, and seizes him by his private parts, you shall cut off her hands, show her no pity. Okay? Walang, dito sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Okay. Pag may dalawang lalaki nag-away at ang asawa ng isa ay lumapit upang iligtas ang kaniyang asawa sa kamay ng nananakit sa kaniya at inuunat niya ang kaniyang kamay at hinawakan niya ang mga sangkap na lihim sa yung mga private parts, ay iyong ngang puputulin ang kaniyang kamay, ang iyong mata'y huwag manghihinayang. Imagine, nag-risky naging misis mo, eh, tinutulungan ka eh. Tinutulungan ka sa misis mo para ikaw ay hindi masaktan, para ikaw hindi malupig, para ikaw hindi mamatay. Tinutulungan ka ng misis mo. At yung kaaway mo, pumunta ang misis at hinawakan ba ang bayag? Oh.
ikaw hinayakan ba ang talong mang kontra? Hinawakan talaga ng misis para makakawala ka lang. Hinawakan niyang higpit na higpit. Ang bayag at ang talong. It's like I hit the drinking factory. Hinawakan na higpit para ikaw ay makalaya, para ikaw ay makaligtas sa kamatayan. Tapos ang kung klaseng Diyos nag-utos putulin ang kamay ng misis. Where is the justice? Common sense? Nagpo, tapos salita ng Diyos ito? Nagpo naman, hindi naman ka manghugas pagkatapos eh. Lagyan mo ng pabango ng kamay mo, di mabango na. Bakit pa man puputulin? Ang Diyos ba noon at Diyos ba ngayon ay iba? So mga kapatid, niligtas nga, naawa nga siya sa mister na tinutulungan, hinungapan yung bayag para maligtas ikaw pagkatapos puputulin lang ang kamay ng misis. Where is the justice? Sagutin ninyo mga scholars. Kayo magagaling nga ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kayo mga scholars of the Bible. Kayo mga faith defender. Yung sagutin mo yan. Bakit? Asan ang hustisya? Mawain ang Diyos. Maangayon daw. God is just. Maangayon. Maalam ang Diyos. Anong kaalaman? Ang nagsulat siguro, I don't blame God. I don't blame God. I blame who wrote this so-called book of God. Maraming salamat. Ang inyo pong lingkod, magsasabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.